Kristo'y buhay na naisang kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo tayo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ito'y tinatawag na Linggo ng Banal na Awa, Divine Mercy Sunday. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay kaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman ay cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal kong mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapanginayang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitanawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala at nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa luhay kamayapan at sa luhay kamayapan sa kilang ang ikakulihan. Panginoong Diyos, Parihang Langit, Diyos amang makapangyarihan sa atin. Panginoong Heso Kristo, Panginoong Diyos, Cordero ng
nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa piling namin ito sa Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo, ang kanang loob mo sa amin ay lalo mo pang ipag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadaysayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong lumanak upang kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuturing ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaan sa bihit, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
Butihing po'y purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Ang lakas ng poon ay siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko di niya pinatid. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang batong natakwil, ang nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamala sa iyong Panginoon Diyos, kung iyong mamasdan kay lugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo.
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng amaga, hindi naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihangan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tiniguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kahit sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Ngayon ay 2nd linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli. Pero bahagi ito sa tinatawag na Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli. Panghuli na araw ng Oktaba. At ngayon ay tinatawag din na Linggo ng Banal na Awa o Divine Mercy. Kaya atin pong pag-usapan ang tungkol sa Banal na Awa. Ang awa, ayon pa sa mga Hebreo, sapagkat Hebreo naman ang ating Panginoong Hesus, Rekem. At ito, ang Rekem ay ang root word dito na ibig sabihin mula sa sinapupunan na ang ibig sabihin dito, ang ating awa ay parabang nagmula sa sinapupunan, nagmula sa tiyan na damandama natin ang paghihirap ng ating kapwa. Kaya awa. Sa Koineo na Griego, ito ay Helios. At sa Latin naman, ito ay Misericordia. Dalawang salita po na kumpune ng misericordia. Misery, yung paghihirap. Cordia ay mula sa core, puso. Ang ating puso ay damang-dama natin ang paghihirap ng ating kapwa kaya meron tayong awa. Pero kapag atin pong tingnan ang mga pagbasa natin ngayon, ang mga pagbasa natin ay tungkol sa pananalig o panampalataya. Ang ating unang pagbasa sa Gawa sa mga Apostol, Kapitulo 4, versikulo 32 hanggang 35 ay ang panampalataya na buhay na kung saan sila ay nabuklod na isang sambayanan na nagtutulungan, nag-isang diwa, kaya walang mahirap sa kanila sapagkat nagbabakinan ng kanilang mga biyaya. At sa ating salmo ay ang nananalig ay purihin ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig na walang maliw. Sa ating 2nd pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 6, ito ay tungkol sa panampalataya na sinabi sa versikulo 5
na kung saan sinasabi na kung sino yung nananalig o nampalataya sa ating Panginoong Hesus na nabuhay muli, ay siya yung magwagi, magtatagumpay. At sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Verso 19 hanggang at 31, ito ay tungkol din sa pananalig o panampalataya. Si Tomas ay absent noong dumating ang Panginoon. At sinasabi niya, kung maniwala siya, kapag makita niya ang kamay na may butas ng pako at ang tagiliran na nabutasan. Kasi sabi para sa kanya, to see is to believe. Hindi siya mananalig, mananampalataya kapag hindi niya nakikita. Pero dumating ang Panginoon noong ikawalong araw at sinabi niya kay Tomas, ito, pasok mo ang yung daliri dito sa kamay ko. Pasok mo rin yung kamay sa tagiliran ko upang makilala ni Tomas na totoo na nabuhay muli ang Panginoon. Kaya si Tomas ay wala nang sabi, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sinabi ng ating Panginoon, versikulo 29, kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan, na mapalad yung mga nananalig o nampalataya kahit hindi nakakita sa akin. Ito yung sinasabi na ang mahalaga ay tayo'y nananalig ng matibay. Ano ba ang panampalataya? Sa salitang Hebreo, ang pananalig o panampalataya ay emona. Sa salitang Koinokona Griego, sapagkat ang ating Ebanghelyo na kasulat sa Koinokona Griego, ito ay pistis. Pero dahil na salin sa Latin, fedem, ang ibig sabihin dito na ang pananalig at ang panampalataya natin ay ang ating tugon sa dakilang awa ng Diyos. Dahil sa dakilang awa ng Diyos, tayo ay iniligtas, tayo ay binayaran, nagbubuo siya ng dugo, ayon pa sa ating panong pagbasa, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat tinubos tayo hindi sa madali na paraan, bagkus sa napakasakit na paraan na namatay ang ating Panginoong Hesus sa napakasakit na kamatayan sa cross. Ipinapahayag gaano kadakila ang kanyang awa at ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kinakailangan din tayong magpapatibay ng ating pananalig sa Kanya, ng ating panampalataya sa Kanya, na kahit hindi tayo nakakita na kung anumang mga kababalaghan o dili kaya mga grasya o mga milagro o dili kaya mga biyaya, nananalig pa rin tayo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Verso 29, mapalad yaong nananalig kahit hindi nakakita sa akin. Yun ang matibay na panampalataya. Tayo ay nakakita lang tayo ng larawan ng ating Panginoon, pero tayo nananalig. Yun ang palatandaan na dapat tayong magpapatibay at mananalig ng tunay upang lalo pang lumalalim, lalo pang yumayabong, lalo pang maging masigla ang ating pananalig at panampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananalig at panampalataya ay siyang ating tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pagtubos ng Panginoon sa atin upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasyesya. Ikaw at ako ay tinubos ng hindi madali na paraan. Tinubos tayo sa kamatayan, sa cross ng ating Panginoon at nabuhay siya muli upang kanyang ipahayag na siya ay may dakilang awa at pag-ibig sa atin. Nagtagumpay sa kamatayan para sa atin. Kaya dapat nating purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na nabuhay muli. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nausunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ni matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin, atin pong itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiling namin ito, magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan. Ay nakapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan, lalong impregiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mga tupa na rubos sa aming lahat. Ayong anak na minamahal, naghahain ng sarinyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kay kaisa namang helisisiawit ng papuri sa mga pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng
magsilungod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu, ang banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariha. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawaan irapatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas kaysa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, managagaling na oto sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talislat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, buhay,
mga mata. Gawain niya, purihin siya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Saon lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo na rin sa loob at sa labas at naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus na sa inyo. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang pagpapala ng pong Isus na sa rino ay laging sumayin. Ang ating pananalig at panampalataya ay ang ating tugon sa dakila at banal na awa ng ating pong Hesus Nazareno. Kaya, paigtingin natin, palalimin natin, pasiglahin natin ang ating panampalataya. Ngayon po ang busbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko habang inagawad ang pagbusbas. Sa dakilang kapistahan ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Jesucristo kay naway, pagpalain na makapangyariang Diyos at Satan ang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, nagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Pususin naman niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin naman niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Sa pasaranan ang puso'ng pinapatay.
ang